Talk of the town po kahapon. Ito pong naging panukala ni Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng City of Davao. Ninanais po kasi sa panukala na ito na ang lahat po ng mga elected public officials and appointed public servants ay dapat mag-mandatory drug test every 6 months, to include also na lahat ng mga kandidato will voluntarily undergo drug test before po sila sumalang sa anumang eleksyon. Ito po ay merong implikasyon sa legal na usapin, moralidad, at politikal. Yan po ang mga pag-uusapan natin mamaya. Salamat, Ibian Bell, sa iyong super sticker. Pero sa ngayon, panoorin po natin ang balita kaugnay po ng pag-uusapan natin na yan mamaya. Isinusulong ni Congressman Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo. Ang sinumang magpo-positibo, posibleng umanong masuspinde o matanggal sa pwesto. Nakatutok si Tina Panglibanteres. Mandatory random drug test. Kada 6 na buwan ang ipinapanukala ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa lahat ng elected at appointed officials ng pamahalaan, kasama na ang Pangulo. Sa House Bill 10744, sinabi ni Duterte na gagawin ito sa pamamagitan ng hair follicle at urine test. Ang sinumang magpo-positibo, mahaharap sa kasong administratibo. Yung hair follicle test na yan, yan yung tono nila sa mga nakalipas po na buwan na dapat si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay magpa-drug test sa pamamagitan po ng hair follicle test. Una po nating napakinggan yan kay dating executive secretary, ngayon ay isa na sa mga sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Kaya dito pa lamang sa punto ng kanyang panukala, makikita po ninyo na ito po ay related na kaagad, politically speaking, sa paniniwala po ng mga Duterte against this administration, particular kay Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, tapusin nga muna natin itong balita bago po tayo patuloy na magbigay ng opinion. At pwedeng masuspindi o matanggal sa pwesto. Ang mga kandidato naman sa eleksyon, pwedeng voluntaryong magpa-drug test sa loob ng 90 araw bago ang botohan. Sabi ni Duterte sa panukala, nakasaad sa konstitusyon na ang public office ay public trust at dapat ang mga magsisilbi sa gobyerno ay responsable at may integridad. Nananatilian niyang problema ng bansa ang illegal na droga. Nitong 2022, halos 4,000 raw ang nagpa-admit sa iba't ibang rehabilitation centers sa bansa. Kaya mahalaga raw na maging kalakaran na ang drug testing para makontrol ang problema. Nai-refer na ang panukala sa House Committee on Dangerous Drugs na siyang didinig sa issue. Okay. Mamaya mapapakinggan po natin sa mga kasagutan ng kongresista kung ano ba yung prosesong pagdadaanan po niyan. Pero siyempre, pag-usapan po muna natin, bagamat ako po hindi abogado, mamaya na po yung morality at political sa aspect na ito. Unahin po natin yung legal implications nito pong panukala na ito. Disclaimer, ako po ay nag-aabugaduhan lamang dito. At lahat po ng mga sinasabi ko ay hindi po legal opinion, kung hindi isang ordinaryong opinion lamang. Pero sa panukala po na ito, hindi mo kinakailangan maging abogado para malaman mo na ang panukala na ito ay hindi po naaayon partikular sa ating konstitusyon. Alam po ninyo, kung talagang kayo po ay mapagbasa lamang, at alam naman ito ni Paulo Duterte at ng kanyang legal team, na yung kanilang panukala na yan, definitely, kusgahan na natin ngayon, hindi po yan magiging batas sapagkat yan po ay unconstitutional. Marami na pong pruweba sa mga nakalipas na panahon, in particular, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda po natin, ay ang batas na Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002,
which was approved on June 7, 2002, and took effect on July 4, 2002. I hope tama yung mga figures, ha, kasi nire-recollect ko na lamang sa aking isipan yung mga natatandaan ko nung ako po yung nagtuturo pa nito. Nung panahon po kasi na ako po yung nagtuturo pa sa mga review centers at kolehiyo, ang drug education and vice control ang isa po sa mga itinuturo ko at pinag-aaralan po namin in particular kung ano po ang itinatadhana sa Republic Act 9165. Kung babasahin po natin ang batas na ito, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, enacted June 7 and took effect July 4, syempre, sa Section 36 po nito, nakalagay po dito ang provision na sinasabi, katulad po sa panukala na yan, na dapat ang mga public servant po natin o kung sino man na nagnanais na manungkulan bilang lingkod bayan ay dapat mag-undergo po ng drug test. Section 36 under paragraph G. Sabi po dito, all candidates for public office, whether appointed or elected, both in the national or local government, shall undergo a mandatory drug test. Ito po yung isa sa pinaka-esensya ng panukala nito pong si Paolo Duterte. At bakit hindi na kinakailangan ng ganitong panukala? I do not know kay Paolo Duterte or sa kanyang legal team kung sila ba ay salat sa kaalaman pagdating sa batas, which is I believe hindi naman, or talagang doon sa iniisip natin na kahit alam nila na ito po ay hindi naaayon sa ating konstitusyon, ay kanila pa rin ipupursu para lamang po banatan or asarin ang kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan po ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit natin sinasabi ang mga bagay na yan? Eh nasa batas naman na pala. Alam po ninyo, noong 2001, kung hindi po ako nagkakamali, pero mamaya ipapanood po natin yung vlog ni Attorney Rene Bueno for that matter, ano? Noong 2001, meron pong isang kandidato na kinwestiyon ang legality ng provision. Ano, I'm sorry, noong 2004, ni kinwestiyon ang legality ng aspeto na ito ng 9165. Kasi sinasabi niya na hindi dapat mag-provide ng other qualifications for election ang isang statutory law kumpara sa fundamental law, which is the Constitution. Para mas maunawaan po ninyo ng maayos, mga tol, pinakamataas na batas po kasi ang ating Constitution. At lahat po ng mga umiiral na batas, again, hindi po ako abogado, mga tol, ha? Lahat po ng mga umiiral na batas, dapat naaayon po sa pinakamataas na batas na umiiral sa ating lipunan. Kapag ka ang batas na mababa sa konstitusyon ay salungat sa ating konstitusyon, hindi po dapat ito kikilalanin at idedeklara po itong unconstitutional. Yun po ang nangyari sa petisyon na ifinile ni Senator Pimentel. At ito pong si Senator Pimentel, nang ipetisyon niya po ito sa Korte Suprema, siya po ay nanalo sapagkat kinatigan po ng Korte Suprema na ito pong si Senator Pimentel ay tama sa kanyang argumento na that provision of the law sa Republic Act 9165, Section 36, Paragraph G, and I believe dalawang paragraph yun, eh, kung hindi ako nagkakamali. Pero focus lang tayo dito sa Paragraph G kasi ito yung esensya ng panukala ni Congressman Paolo Duterte. It was declared by the Supreme Court that the same is unconstitutional, kaya hindi pa pwedeng maging requirement for any election or qualifications ang mandatory drug testing. Ngayon, para dumako talaga tayo sa isang legal na opinion, panoorin po natin ang vlog po dyan nitong si Attorney Rene Bueno kasi siya po ay isang abogado. At kung ano man ang kanyang mga sasabihin po dito,
will reflect as legal opinion coming from a legitimate lawyer, hindi po sa isang nag-aabugaduhan na si Top 1. No? Kaya panoorin po natin si Attorney Rene Bueno. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin ngayon yung nangyari sa araw na to sa Kongreso, na kung saan itong congressman na si Paolo Duterte ay nagsumite ng isang proposed bill na kung saan nire-require niya na lahat ng government officials, whether you are elected or appointed sa public office, should undergo drug test. No, magkakaroon ng drug testing sa lahat ng government officials. At ang isang kapansin-pansin dito ay isinama niya ang opisina ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. So pati si Presidente dapat mag-undergo ng drug test ayon sa proposed bill. Yan ha, yung pagsama kay Pangulong Bongbong Marcos, political in nature po yan. Kasi alam po ninyo mga tol, alam naman natin na ang mga Duterte, ang bintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos, gumagamit ng cocaine, illegal na droga. Pero meron kasing aspetong legal na mapapakinggan po natin dito kay Attorney Rene Bueno na hindi mo pwedeng isama ang isang Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Ang Pangulo ng Pilipinas cannot be charged of any crimes during the stint of his presidency or her presidency. The only way for the president to remove from office is through impeachment. Kaya bakit sila magpapanukala ng ganito? Ipagpalagay natin for the sake of arguments, but I am not saying na ito po ay totoo. For the sake of arguments, gumagamit kunyari ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng i-remove yan from office dahil lamang siya ay gumagamit ng illegal na droga. Pwede siguro through impeachment, betrayal of public trust. Kasi presidente ka eh, hindi ka dapat gumagamit ng illegal na droga. O, ganun lang siguro yung argumento doon. Pero yung mismong batas na magsasabi na pag ang presidente ng Pilipinas ay gumagamit ng illegal na droga, tanggal ka. O, di ba? Hindi yun. Katangahan po yun, mga tol. Ano? O, tuloy po natin ang pakikinig dito. Bill, ni Paolo Duterte. At kasama sa kanyang proposal ay kapag ikaw ay napatunayan ng drug test na yan, na gumagamit ka ng droga, may nananalaytay na droga sa iyong mga dugo, no, pagkatapos ng testing, ay pwede yung gamitin for the removal of the public official, no, from the public office. So tatanggalin ka, sipak ka sa pwesto pag nalamang may kulay ng droga na umaalon diyan sa iyong dugo. Okay, so pag-usapan natin to kasi noong 2008 meron pong halos kaparehas, no, na directive na inilabas ang Commission on Elections. Dito sa regulasyon na inilabas ng Commission on Elections ay nire-require niya lahat ng kandidato for senators na dumaan sa isang drug test, no, otherwise you will not be considered as qualified to run for public office. So dito maraming umalma dito sapagkat hindi daw makatarungan. At ang unang-unang nagtaas ng kanyang boses upang questionin ang directive ng Commission on Elections ay walang iba kundi ang namayapa ng senador, si Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. Ang sabi niya, yung directive ng Commission on Elections na yan na nagsasabi na dapat magpa-drug test ang mga kandidato for public office ay unconstitutional. Hindi po ay pwede yan. So ang ginawa ni Nene Pimentel, pumunta nga sa Korte Suprema at question ang nasabing directive ng Commission on Elections. Okay, ito po yan ha. Puntahan po natin yung balita. Kung nagkamali ako sa mga petsa, ipagpaumanhin ninyo, tao lang tayo. Pero ito po yung partikular na balita. November 5, 2008, katulad po ng napakinggan po natin kay Attorney Rene Bueno, the Supreme Court rules drug test for candidates unconstitutional. Manila, Philippines. The Supreme Court has ruled as unconstitutional sections of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002,
which requires drug testing for candidates for national and local elective posts and those facing criminal charges punishable by more than 6 years of imprisonment. Yun po yung dalawang binabanggit po natin kanina. Yung paragraph G at saka yung paragraph F. Ano? F and G. Unconstitutional po yan. Ibig sabihin, ito pong provision ng batas na ito, wala pong visa. Wala po itong visa. Ah? Ayon po sa ating Korte Suprema. Okay? In its decision, the court partially granted the consolidated petitions filed by Senator Aquilino Pimentel Jr., the Social Justice Society, and lawyer Manuel Lacerna Jr. Pimentel, in his position, sought the nullification of Section 36, Paragraph G of RA 9165 and Commission on Elections Resolution 6486 issued on December 23, 2003, that prescribes the rules and regulations on the mandatory drug testing of candidates. Tama naman pala yung pagkakaalala ko sa petsa, 2003. Ano? Kasi hindi katanggap-tanggap, mga tol, na mananaig pa yung statutory law against the fundamental law. Eh, ang basihan po ng lahat ng batas ay ang fundamental law. The senator who ran for re-election in the May 10, 2004 elections argued that the provision and COMELEC resolution should be nullified since they impose another qualification for senatorial candidates in addition to those already provided for in the 1987 Constitution. Simply stated, mga tol, hindi ka pwedeng maglagay ng additional qualifications kung hindi po ito provided na sa ating konstitusyon. What is provided under the Constitution, syempre, ay you are able to read and write, at least pasok ka sa age requirements, you are residing in the Philippines, depende doon sa posisyon na iyong tinatakbuhan for several years or quite some time, depende kasi yan. Pag mayor, senator, at saka vice president and president, mas matagal syempre ang paninirahan na nire-required sa Pangulo ng Pilipinas at dapat registered voter ka rin. Yun lamang yung mga requirements, Filipino citizen ka, natural born. Yun yung mga requirements or qualifications para po sa isang kandidato. Other than that, hindi na pwede kahit ito po ay i-provide pa ng isang statutory law. Ang mangyayari lamang dyan, mga tol, madedeklara lang yan na unconstitutional katulad po ng binasa po nating balita at nang pinapakinggan po natin dito kay Attorney Rene Bueno. Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at sinabing dito sa particular na posisyon ng mga senador na kung saan lahat ng kandidato ay kailangang magpa-drug test, sinabi ng Korte Suprema na any imposition that is beyond the stipulations as provided for under the 1987 Constitution is deemed, considered as unconstitutional. So unconstitutional yan, sabi ng Korte Suprema. Bakit ka magdadagdag ng qualifications sa isang tao who is running for public office, particularly the position of a senator? Yan ha, malinaw na po mga tol. Legally speaking, hindi po magpo-prosper ito pong panukala ni Pulong Duterte. Ngayon, may mga nag-a-argue, syempre, kakampi nila mga Duterte. Adik lang daw po ang ayaw sa drug test. Gamitin nyo yung sentido komun ninyo kung kayo po'y mga hindi tanga o bobo. Unang-una kasing usapin, legality. Eh, hindi nga legal eh. Kaya kahit gustuhin natin na dapat magpa-drug test lahat ng mga yan, wala tayong magagawa sapagkat hindi legal, hindi konstitusyonal. Yun lang yun. Ngayon, politically speaking, pag-usapan natin ang political aspect nito. Parang bulag ba kayo o bingi na ito ay ginagawa ni Paolo Duterte para lamang sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin na ang naratibo nila, adik si Pangulong Bongbong Marcos. Pero
Sabi nga nung manonood dyan, kapag ka ikaw ay nanunuro, ang iyong mga daliri, tatlo po rito, o minsan, gawin na nating apat, ha, nakaturo sa'yo. Pero kadalasan tatlo lang yun. Diba? Yan o. Tatlo nakaturo sa'yo. Ibig sabihin, kayo na nagtuturo, baka kayo mismo yung gumagawa. Huwag na natin banggitin na ang mga Duterte addict. Kahit inamin ni Rodrigo Duterte na siya'y gumagamit ng marijuana at naging addict sa fentanyl. Kahit si Bastet Duterte, nakita po natin nakasama ang isang babae at mistulang bangag. Huwag nating sabihin na addict po sila. Kahit itong si Paulo Duterte, inaakusahan ng isa sa mga miyembro ng sindikatong triad. Huwag na po nating isipin o sabihin na iyon ay totoo o hindi. Pero ang punto na makatotohanan sa ngayon, 30 mahigit na miyembro ng Public Safety Security Office or PSSO ng Safety Security Office ng City of Davao, kamakailan lamang ay napag-alaman na sila po'y gumagamit ng illegal na droga at sa confirmatory test, positibo po sila. Paano nyo ngayon yun ipapaliwanag na mismo sa inyong bakuran, partikular sa kaharian na pinamumunuan nitong si Bastet Duterte at nagpapatupad pa ang mga ito ng kaayusan at katiwasayan sa kanilang syudad, eh mga adik. Unahin nyo muna ang bakuran ninyo bago kayo magtuturo sa iba. Kasi habang nagtuturo kayo sa iba, nakikita sa mga daliri ninyo ang turo ng inaakusan ninyo sa ibang tao. Nakakahiya naman yata yun. No? Ang ingay-ingay nyo politically tungkol sa illegal na droga at bintang kayo ng bintang sa Pangulo ng Pilipinas, pero sa inyong mga sarili, binabalot kayo ng kontrobersiya sa kalakaran ng illegal na droga. Ayon sa mga naging pagdinig sa House of Representatives, kasama na rin sa Senado, ang nagngangalang Michael Young na dating Presidential Economic Advisor ni Rodrigo Duterte ay di umano'y involved sa napakaraming irregularidad, illegalidad, partikular ang illegal na droga. At sinasabi ngayon na hindi yan magagawa nung Michael Young kung walang blessing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Bintang kayo ng bintang, tapos ang katotohanan pala, yung binibintang ninyo ay nasa paligid nyo lamang. And worse, baka nasa sa inyong mga sarili. Kaya pakinggan naman po natin ang pahayag po dito bago natin puntahan yung moralidad. Ha? Kasi political na at legalidad ang napag-uusapan po natin. Pero again, lahat ng mga aspeto tungkol po sa batas na binanggit po natin dito ay isang ordinaryong opinion lamang at hindi po isang legal na opinion. Pakinggan po natin ang mga kongresista sa kanilang naging press conference kahapon, partikular sa kaugnay na tanong nitong si Tina Panganiban. Si Congressman Paulo Duterte po ay nag-file ng bill para po sa mandatory random drug testing every 6 months for all elected and appointed government officials. Tapos meron din pong provision doon for voluntary drug testing for everyone running in elections. Ano pong masasabi niyo doon? Maybe we can start with colleagues as... By the way, maraming salamat kay Vilma Concepcion ha, sa iyong super sticker at saka membership sa ating channel. Maraming salamat po. Vice Chair po of the Civil Service and Professional Regulation Committee. Parang wala akong choice. Ako talagang inunang mo, Tina, ha? Yes po, ma'am. Well, with any legislator naman, they're welcome to file bills, right, that they deem fit. But as a legislator, I hope lahat naman tayo, as legislators kami dito, alam naman namin yung mga rules na we file, not just to file, but the intent is good, and I hope the intent for this is good. There is a Supreme Court case already that deemed unconstitutional a mandatory filing, a mandatory test, drug testing, if it's going to be deemed
included as one of the qualifications for a candidate kasi yung constitution naman naglalagay noon. But sana po, no, magdepensahan niya to and maganda po yung intent niya, and to defend this you have to be able to attend the committee hearing and not pass it on to someone else. So if this is his bill, we respect it. It will go through the process. Sana lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units, because as our friends in media know, even in Davao City, meron mga 37, I think, that tested positive sa drug test, random drug. Diba? Morality speaking, kung ano yung tama, diba? Sa paniniwala po natin, kadalasan nakabase yan sa usaping pananampalataya. Moralidad eh. Yan naman ang basihan lagi ng moralidad eh. Yung usaping sa pananampalataya po natin, kung ano yung tama, base po dyan, eh dapat yun yung maging guiding natin principle sa mga bagay-bagay. Eh, sa bakuran nyo nga mismo, 37, ang adik. Buti sana kung mga dabawin nyo lamang na ordinaryo ito. Hindi eh. Ito ay mga miyembro ng PSSO, Public Safety Security Office. Supposed na nagpapatupad ng kaayusan at katiwasayan sa inyong lungsod, at dapat sila yung primary na sumusunod sa batas. Pero sila mismo ay gumagamit ng illegal na droga. Ngayon, ang pagiging addict kasi ay, alam niyo mga tol, this is the truth behind the use of dangerous drugs. That does not necessarily mean masama ang tao. Hindi ko kinakampihan ng mga addictus. Earlier, tinuturo ko ang drug education and vice control. At sa pagtuturo na yan, may mga aspeto kung bakit nagiging involved ang isang tao sa paggamit ng illegal na droga. There are several causes why people use dangerous drugs. Hindi ko dina-justify ah, ang paggamit ng illegal na droga. Pero yun ang katotohanan. At dapat yun ang ina-address una rin sa lahat. Saka yung supply. Demand and supply, isa yan sa mga proseso para po ma-eliminate ang dangerous drugs eh. Yung matanggal yung demand, matanggal yung supply. Sa parte ng supply, yung mga pusher at saka yung mga gumagawa ng illegal na droga dapat mawala. Sa parte ng demand, yung mga addict dapat ma-rehabilitate. Ang mga addict hindi dapat pinapatay. Anak ng teteng kayo. Eh baka may mga DD sheets pa nga rito na nanonood na mga addict eh. Di ibig sabihin, kung gusto nyong pinapatay ang mga addict, di magpakamatay na lamang kayo. Hindi dapat pinapatay ang mga addict. Sila dapat ay nire-rehabilitate for several reasons. Unang-una, may mga addict na kaya po nila napasok ang ganyang sitwasyon dahil sa sirkumstansya. Either sila ay pinilit, sila ay nakisama, o ginusto nila. Depende yon sa pagkakataon. Pero ang masakit na katotohanan din sa paggamit ng illegal na droga, yung consequences nito. Kasi alam po ninyo, ang consequence ng paggamit ng illegal na droga either ay personal or pwedeng sa ibang tao. Personal, sisirain ang utak mo, sisirain ang itsura mo, sisirain ang pagkatao mo in general. Sa iba, sisirain ito ang buhay ng iba. May mga tao na gumagamit ng illegal na droga because of the pharmacological effect of dangerous drugs. They became violent, yung nag-hallucinate, ano? At nakakakita ng mga akala nila hindi ordinaryong bagay. Kaya nauuwi ito most of the time sa mga violent acts, ang masakit, pagpatay. Yan yung mga unwanted circumstances na dapat ini-anticipate ng mga miyembro po ng ating gobyerno, particular, syempre, ng mga mambabatas.
Dahil sila yung nagle-legislate ng batas eh. Pero, kung ang focus mo, kaya ka lang pala nagpapanukala ng batas na ito, ay hindi dahil sa mga aspetong binanggit natin, kulang na kulang yon, napakakaunti pa lamang yung binabanggit ko sa inyo, at ang tanging rason mo ay, kasi ang tatargetin natin dito, si BBM eh, si Bangag kung tawagin nila, ipuporsyon nyo yan. Aba, hindi yun tama. Do not use your position as congressman, as legislator, para lamang atakihin si Pangulong Bongbong Marcos. You are there sa Kongreso to legislate law, not for or to attack someone, but for the country and the Filipino people. Yun yun. At dito mapapakinggan natin yun sa mga pahayag ng ating mga kongresista. Saka dito nga makikita natin na excited sila eh. Kasi finally, nag-file ng panukala itong si Paolo Duterte. Ang ibig sabihin, kung nag-file siya ng panukala, magtatrabaho siya at makakasalamuhan nila si Paolo Duterte. Ang ibig sabihin lamang, for almost 2 years na pala, parang hindi nagtatrabaho itong si Paolo Duterte at hindi nila nakakasalamuha. Kaya sa pagpapile niya na yan, excited ang mga kongresista na ito kasi makakasama nila itong si Paolo Duterte again sa mga hearing kung sakasakaling mag-push through yung panukala na yan. O, tuloy natin ito mga tol. Drug test sa isang department. So, sana this applies to all. Hindi lang mag-single out. Ma'am, sorry po. Idagdag ko lang po na specified kasi doon sa bill na including the president. So, I hope including din lahat ng mga local government at lahat. Again, kung gusto niya ang ganito yung bill, he has every prerogative to write a bill, file a bill, and go through the committee, and if he deems that fit na tama yung wordings at madedepensa niya yun, sana lang po madepensa niya yun in the committee, in the floor, in front of everyone, and not pass it on to another congressman dahil bill niya po to. So, you know, we will follow the process. We respect his knowledge and his intent in this. Sana lang the intent is good para sa kabutihan ng taong bayan, because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or mang-single out or use your position to do things na may personal aspect po. So yun, sana po, madepensa niya at magpakita po siya dito sa Kongreso. Yun lang po. To quickly just add on, I guess tayo naman dito, no, our friends in the media and us also working in politics are aware of the noises around. And to specifically just to answer also directly what Tina said, to include specifically a position might also infer that there might be, you know, as much as I hate to say it, sana naman walang personal agenda, no? Yung mga bit fina-file natin ng mga bills. In fact, what we do here in the House is we always look at the Filipino people, no? If the intent is for the Filipino people, we welcome them to file any kind of bill. And of course, it will go through the processes of, you know, committee hearings, public hearings, and we will go through the process so that we can also make the best version out of the bills that are being filed. Pero yun nga, we hope na lang to see that there should be less amounts of personal agendas in the filing of bills and more towards the vision of a better country, a better place for the Filipino people, and also, you know, to just to protect them, everyone. You know? So again, we would call on the wisdom of, you know, we've had already, as what Congresswoman Miggs mentioned, there's also a Supreme Court case na rin, and it was also deemed unconstitutional. There were bills filed previously in the previous Congresses also targeting including local government officials that didn't really go through because of the Supreme Court case. So again, we would leave this to the wisdom of all the agencies, players involved, but we can get also at least a clear picture on how this should go,
So, ayun na. I guess na sabi naman po lahat, just a quick comment on my part. On its face, mukhang maganda naman po yung batas. We haven't had the time yet to read specifically kung ano po yung nandun. But I think that's the challenge po talaga sa mga nag-aaral pa ng batas. Alam po natin na, yun nga, nabanggit ni Congresswoman Nograles na meron pong Supreme Court case already that tackled this, and actually it was deemed unconstitutional to include drug test as a mandatory step or as qualification of candidates. So we would be very much interested po siguro to see ano po talaga yung laman ng batas na ito. In what words was it couched? Would it be able to pass that constitutional barrier from previous iterations? And I think yun po yung talagang mahirap po dito. Madali lang po mag-file ng panukalang batas. Madali maglagay ng magandang explanatory note na clickbait or catchy. Pero it really comes down to the quality of the legislation. And I think we're excited, hopefully, to see our esteemed colleague na mag-attend po sa hearings and defend this bill. And we'd like to see... Diba? Ibig sabihin lamang, hindi siguro nag-a-attend ito sa hearing si Paolo Duterte. Tamad. Sa bagong Pilipinas, bawal ang tamad at makupad. Oh. Kaya sana attend-attend ka na ng hearing, ha, kasi mga kongresista na mismo, bagamat hindi naman sinasabing direkta, pero mukhang hindi ka nag-a-attend ng hearing, kaya excited ulit tuloy itong mga kongresista na ito na maka-attend ka na diyan para sa iyong proposal. His opinions po kung paano po ito magpapasa sa committee, and we're excited to tackle it naman po. You know po. Again, lilinawin namin, no? Para sa amin dito, magandang yung intention ni Congressman Paolo Duterte. Having said that, mas excited po kami na makasama siya sa committee hearings. Pag pinatawag na to ng tamang komite, excited po kaming makasama siya. Maging malinaw po tayo doon. Maraming salamat po. Bibian Gulia from Channel 2. Yes, good morning. Follow up lang po. What can you say about the timing of the filing nitong panukalang batas na ito after ng mag-resign from the Marcos Jr. cabinet yung kapatid ni Representative Duterte? And what about, I'm curious lang din ako kung saan kayo nanggagaling when you were parang asserting na dapat ay para mag-attend. Oy, to, salamat sa blessing. 818. Defend the bill. Si yung... 818, salamat po sa inyong blessing, ha. Yan. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa pag-send ng 19.99. Salamat po. Super sticker. Pero nitong panukalang batas. And meron po bang rights na ma-violate kung mapapasa po itong panukalang batas na ito? Well, huwag natin pangunahan kung anong rights ma-violate because the committee still has to hear on this, no? Sa amin lang, on the timing, it's within his right to file, anyone's right to file with regardless of what had happened externally. Kasi every congressman, as part of their job, is really supposed to be filing bills that they think would be good for their constituents or the country. So, huwag natin lagyan po siguro ng connection ang mga bagay-bagay. That's an unfair insinuation. And let's listen to the committee in any committee hearing for any congressman. If you are the author of a bill, you really do have to show up and defend your bill and explain why you want that bill to pass to the committee, for the committee members to pass it, and then later on in plenary, for the majority, at least majority of the House members, to support your bill. So, kailangan talagang pumasok, pumunta doon, at i-depend sa ang bill to the best way that a legislator can. Siguro yun lang po. Siguro in addition, and it's not saying much in addition po siguro, tama po yung sabi ni Kong Nograles, we feel po siguro that it is not, I personally, for this representation, hindi po siguro lugar namin na mag-speculate, just to make it clear on its face yung pagbabasa namin, very briefly though, pero based on our reading,
my reading of the explanatory note and the bill itself, I wouldn't want to speculate as to the timing. Oh, sige. Tayo na lang mag-speculate. Kasi mga kongresista sila eh. Napaka uncalled for naman para sa kanila na mag-speculate about the timing, the reason. O, kaya tayo na lamang. Total, ordinaryong tao lang naman tayo eh. Ang spekulasyon ko dyan, syempre, ito ay again para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. And that's my opinion. Hindi naman natin sinasabing totoo yan. Pero opinion natin yan. Ha? Ang mga Duterte, naka-full attack ito ngayon sa ating Pangulo. Ang naratibo nila, bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Adik si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Kasi yun lamang yung tanging kaparaanan nila para siraan si PBBM. Wala kasing lehitimong issue ngayon laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa totoo lang. Kaya even ang mga lehitimong oposisyon, eh, constructive ang kanilang kritisismo. No? Wala kang maririnig sa kanila ngayon katulad ng kritisismong ginawa nila sa panahon ng mga Duterte. Ano-ano ba ang mga concern ng mga Duterte at supporter nito? Bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Flood control projects. 20 pesos kilo ng bigas. Lahat po yun balik sa kanila eh. Bangag ba si Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan nyo naman ang itsura ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Rodrigo Duterte, mga tol. Tingnan nyo naman ang itsura ni Baste Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo ang itsura ng mga magkakapatid na yan kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung buong pamilya nila. Si Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Pulong Duterte, saka si Baste Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo kung paano sila magsalita, kung paano ang behavior nila, kung paano sila mag-decide sa mga bagay-bagay kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Pagdating sa flood control, ilang libo ba ang nagawang flood control ng Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan sa loob ng 6 na taon, mahigit sa 11,000 flood control projects. Kung sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos sa 2 taon na panunungkulan nito, bakit hindi nila masisi? Yung supposed 11,000 flood controls na yan, dapat effective kung talagang maayos ang naging pagtayo ng mga yan sa panahon ni Rodrigo Duterte. Kung sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos sa 20 pesos kilo ng bigas, na ito daw po ay ng budol, tanungin nyo nga sa inyong mga sarili, mga DDshits na mga tanga at bobo, ibinoto nyo ba si Pangulong Bongbong Marcos, mga tanga at bobo, dahil sa 20 pesos na kilo ng bigas? Di ba hindi? Kaya lamang kayo bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos kung totoong kayo'y bumoto sa kanya dahil kasama niya si Sara Duterte like us. Kaya lang namin binoto si Sara Duterte dahil magkasama sila nung panahon ng halalan. Pero ang pinakasuma total sa kilo ng bigas, sino ba talaga ang totoong nangako? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat si Pangulo ay naghahangad na maibaba ito sa 20 pesos. Si Rodrigo Duterte, sa panahon ng kanyang talumpati during the State of the Nation address, binanggit niya na bababa ang presyo ng bigas sa halagang 7 piso kada kilo. Nangyari ba 'yon? 'Di ba hindi nangyari? Bagkos tumaas nang tumaas ang kilo ng bigas, pero nakalimutan niyo na. At ang sinisisi niyo lamang si Pangulong Bongbong Marcos, eh ang tanging sagot lamang kasi kung bakit ganyan kayo mag-isip. Mga tanga at bobo kayo, mga DDshits. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat sa mga nag-send po ng blessings kay Ibian Bell, kay Vilma Concepcion, at kay 818. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng ating mga manonood, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood. Hanggang dito na lamang. Parang gusto ko itong i-take opportunity na ito. Ha? Baka may gustong bumili ng mga stop toys ko. Ha? Meron bang gusto mag-mine sa inyo, mga tol? Ha? I-take na nga natin yung opportunity na ito. Maraming nanonood sa atin eh. Baka makatulong kay Ayu. Ano? Nasa na ba yung mga binebenta kong Mickey Mouse? Baka gusto nyo lang, ha? Nasa na yon? Ay, wag na. Mag
Magse-separate live streaming na lang pala kami, mga tol. Nakakahiya naman na samahan natin ng live selling itong vlog na ito. In a separate live streaming, magla-live selling kami mamayang hapon siguro. O kahit ako lang siguro kasi si Top Wife magsi-shipping ngayon eh. Ako na lang siguro muna, tapos sana panoorin niyo ako at mag-dibs kayo. Yan, maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Shoutout sa inyong lahat.